Ibinasura ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte dahil sa pagiging insufficient in substance ito. 42 mambabatas ang bumoto na insufficient in substance ang reklamo na iniyain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Pinagbotohan ang reklamo matapos ang executive session ng komite. Sa pagdinig kanina, kinwestiyon ni House Majority Leader Rodolfo Fariña si Alejano kaugnay ng kanyang mga nalalaman tungkol sa umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero lumalabas na ang pinagbasehan ni Alejano sa reklamo ay mga ulat sa media, mga testimonya ng mga nagpakilalang membro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matobato at retired SPO3 Arturo Lascañas at iba pang ayon kay Fariñas ay hearsay evidence. Pero giit ni Alejano, authenticated ang kanyang mga pinagbasehan. Matatanda ang kasama sa mga pinagbasehan na reklamo ang umano'y EJK kaugnay ng kampanya kontra droga, ang mga pinatay raw ng umano'y Davao Death Squad nung alkalde pa ng Davao si Pangulong Duterte at ang umano'y 2.2 billion pesos ng Pangulo na hindi umano'y dineklara sa SALN. Nagahain din si Alejano ng supplemental complaint kaugnay ng pagkabiguro ng Pangulo na isulong ang ating interes sa Benham Rice at Panatag Shoal. Asking him, as he has already stated under oath twice, that these material allegations are true and correct of his own personal knowledge. So I'm asking, is it correct and true that he has personal knowledge of at least, more or less, 8,000 killings? Unang-una po, halos lahat ng nakasaad sa aking impeachment complaint ay galing po sa open sources. Particular na sa mga policy statements, public speeches, and media pronouncements ni President Duterte mismo. Do you have personal knowledge of 8,000 killings? That's a question, very simple. Yes or no? The personal knowledge na ako po mismo nakakita sa pinatay, hindi po. Okay, so the answer is no. Sunod ng pagdinig ng komite, isang report ang bubuuin para isumite sa plenaryo. Pagbubutuhan ito sa plenaryo at kung makakakuha ang impeachment complaint ng 1/3 ng boto ng mga miyembro ng Kamara, uusad pa rin ang reklamo.